there, Ariza here. Kumusta naman kayo dyan? I hope everything in your life is sailing smoothly. Today is another flight attendant vlog, and this time I will be reacting to some of the negative comments or my bird. This is another flight attendant video, and for this video I will be reacting to the negative comments and or assumptions about flight attendants. Nako po, bibigyan ko lang ng leksyon to mga taong to. Charoti. Of course, disclaimer, ang mga negative comments na yan from other people ay hindi maiiwasan yan sa buhay. Hindi ka naman maapektuhan kung alam mo yung totoo. Sa akin naman, hindi naman ako affected negatively kasi alam ko naman yung totoo. At higit sa lahat, I am so much blessed by our Almighty God, and I am surrounded by my loving family and friends. So kapag blessed ka at masaya ka sa buhay mo, te, kahit anong iba to sa'yo, eh tatawanan mo lang. Gagawin ko tong video na to for the sake of making video. Nako po, charoti ulit. Hindi, bukod naman sa paggagawa ng video, eh gusto ko rin itama yung iniisip ng mga tao. Okay, here you go. First statement from Yana Banana. Ang sabi niya sa isa sa mga YouTube videos ko, flight mate, not attendant. Yun, isasama ko na rin tong statement ni D-Pad na alam ko naman eh dummy account to. Sabi niya dito, pangit mo kasi, huwag ka na pasikat, wala kaming pake kung FA ka, waitress ka lang din. Arte mo pa magsalita, lol. I don't care kung naaartihan ka sa akin o napapangitan ka sa akin. Yung sinabi mong waitress ka lang, yun yung nakakuha ng attention ko talaga. Alam niyo po, sa totoo lang, kami mga flight attendants, eh hindi talaga tinatablan kapag sinasabi niyong waiters kami o kaya naman housemaid kami. Hindi talaga, it doesn't hurt kasi happy po kami sa mga benefits na nakukuha namin sa pagiging waiter o housemaid namin on board. Clarify ko na lang din na yung pag-serve namin sa cabin, complimentary lang yon. Ang main responsibility namin, eh dalhin kayo ng safe sa pamilya at lugar na pupuntahan nyo. Nako, ewan ko nalang kung paano mo sasagipin yung sarili mo kapag nagkasunog sa eroplano. Kung wala kami, ewan ko nalang talaga. Yung pinaka nakakalungkot talaga dito, eh yung nilalang nyo lang yung trabahong waiter at housemaid. Hindi mo ang kinakainan yung restaurant kung walang waiters. At hindi mananatiling malinis ang kabahayan ng ibang tao kung wala ang mga kasambahay nila. Hindi man kalakihan ang mga sahod nila, pero maituturing silang mga bayani. Mapa waiter, maids, flight attendants, lahat ng yan ay disente at marangal na trabaho. Eto naman, I got a question from Manolito Panezaris. He's asking, ma'am, totoo po ba na malimit sa mga stewardess ay nagiging mistress ng mga piloto? Sabi lang po nila, di ko alam kung totoo. Naku po, nakakatawang assumption na naman ito. Alam nyo, ang mahirap sa ating mga human beings. Ang hiling natin mag-generalize, no? Gaya niyan, considered kami mga mistress ng mga piloto namin. Ay sus, kayo mga demonyo kayo, nagtatrabaho kami ng matiwasay dito. Ay sinasabihan niyo kaming kabet? Hindi magandang gawain yan. Lalo na kung narinig niyo lang. Sabi pa nga nito, sabi lang po nila, hindi ko alam kung totoo. Kasi ako personally ha, wala akong kilalang mga ganun. Kaya ay sus, huwag niyo nilalahat ng mga tao. Bad yan. May mga piloto at FA na magjowa at mag-asawa. Meron nga akong kaibigan na naging magjowa sila, single sila. Nagmamahalan sila, kaya ayun, happily married sila. Hindi yan ipagbabawal ng isang company basta't wala kang natatapakang ibang tao. Kaya naman sa mga taong patuloy na minamaliit yung trabaho namin, ang message ko lang sa inyo ay God bless you. Sana yung mga tao sa paligid nyo, yung family and friends nyo, eh mas alagaan kayo at mas mahalin kayo. Kasi mas kailangan nyo yan. At sa ating lahat, maging positibo tayo lagi. Iangat natin ang isa't isa. This has been Aniza. I hope you find this video useful, helpful, and beautiful. Thanks for watching!